you. Magandang gabi po ulit, kabalikat. Kami po ay nandito kayo sa tahanan ng ating mahal na attorney Daisy Tingson. At nabigyan po nila tayo ng pagkakataon na maimbitahan natin sa gabing ito ang mga pambato nating mga, ano ba tawag dito sa Tagalog ng mga billiard players? Billiarista. Kasama po natin dito ang nag-number 2 nung nakaraang taon, si Mr. Ronnie Alcano. At kasama rin po natin dito sa parting kaliwa ay sila Bebeng Gallego. Pakiharap, Bebeng Gallego at si... Hi mga kababayan! Jun Delmazon. Si Jun Delmazon ay bagong muka sa taong ito. Siya po, ngayon pa lang sasasabak dito sa Doha. Welcome. Yeah. Kasama rin natin ang ating advisor, si Jean Tabuso. Hi, magandang gabi ho. Kung di ho kay Jean Tabuso, hindi natin magagawa itong very rare na opportunity, na very rare na chance na makakausap natin ng up close si Mr. Ronnie Alcano. So, okay. Mr. Ronnie, last year napunod ka namin na talagang tumutok ang buong balitang queue. Na-witness namin yung nakarating ka hanggang sa dalawa na lamang kayo nung hapon, si Yukio Arikakariwaya. Mahirap na kariyama yun. Mayama, oh. Mahirap pa banggitin, ano. Sige. Pero, alam namin, panalo ka na nun. Lahat kami nandoon, naghihintay na lamang kami ng palakpakan. Pero, ang bilyar daw, sinasabi din ni Efren, mahiwaga, at lagi niya sinasabi, swerte lang ako ngayon. Sa taong ba na ito ay ano ba ang inaasahan namin sa inyo? Hindi lang sa iyo, kundi sa mga buong kukunan natin mga Pilipino. Yeah, yan ang tanong yan. Maaari bang bigyan mo kami ng iyong pananaw na maaaring mangyari sa gagawing World Championship na ito dito sa Doha? Siyempre, lahat kami mga Pilipino na galing sa Manila, lahat kami nakahanda para sa tournament yung dumating na to sa dahil pinakamahalagang tournament to dahil siyempre dahil World 9, World 12. So lahat di kami mga player kailangan paghandaan. Oo. Alam niyo po, kung nanalo nung nakaraang taon si Ronnie, siya ang kauna-unahang Pilipino na mananalo ng tatlong world title. Tama ba ako doon na sa Bebeng? Sabi ko nga sa kanya, kahit isa, bigay niya sa akin. Eh. Oo. So, hindi pa siguro hinog nung taon na yun. Ronnie, tanongin lang namin si Mr. Bebeng tsaka si Mr. Jundel. Ano ang tingin nyo kay Ronnie sa taon na to? Sa tingin nyo ba magtutuloy-tuloy na yung sinusungkit niya? Hindi pa ba yung dalawang yan. Hindi, yun naman ang tanong nyo sa akin. So, anybody's game yan eh. Very good. So, kung halimbawang ito naman yung sa akin, halimbawa, naulit-uli, pumainal siya, so, supportahan. Kailangan supportahan ulit. So, pwedeng mangyari. Bek, ako so, ang sa akin naman, kung hindi mangyari sa kanya at mangyari sa akin, pag-iigiyan ko rin. So, lahat tayo may chance. Bek, ano sa tingin mo ang chance mo ngayong taon na to? Napakalaki po kasi naisip ko si Efren nung nag-world champion sa England. 45 ang edad. Aba, 45 ako ngayon. Ay, bakalain mo. Hindi nga. Oryx, ano masasabi mo dyan? Hindi. Tama-tama. 46 si Efren. 1999, nag-champion si Efren. Kauna-una ng world champion ni Efren. 45 ang edad sa England. Alam mo, Derek, ngayon ko lang nalaman, ang billiard pala, hindi lamang pagalingan, patagisan. Pati pala superstitious belief, kailangan eh. Tsaka, yan, baliwala ang edad. Pag-billiard, baliwala ang edad. Talaga basta malakas ka, kung gusto mong sumali, sali ka. Alam mo, Rico, hindi naman kaya sa boxing yan, di ba? Ang mga kabalikat na Rico sa akin, ano ha? Kahit sino naman ang manalo, basta Pilipino. Tama yun. Di ba? Basta Pilipino. Supportahan natin. Tulad ng... darating sa final, supportahan natin. Supportahan natin kung sino man. Actually, hindi lang itong mga tournament nito, kahit sa Cardiff pa noon, lagi sinasabi ng mga kalaban ninyo, bakit ganito ang mga Pilipino? Naglalaban-laban, ano. Pero pagkatapos ng labanan, magkakasama, nagkukwentuhan, parang walang mga rivalry. Kasi kuya, ang sa side ko naman, sanay na ako sa tournament. Napakarami ng tournament na nasa liyan ko. Halimbawa, nalagay ako sa talo. Sa susunod na naman, eh, tournament na naman.
So hindi ako nawawala ng pag-asa. Dahil maganda yung maganda yung pananaw na yun. May maganda akong tanong kay ano eh, kabalikat na Rico kay Bebeng tsaka kay Senyore. Ano ha? Anong pakiramdam ng mga ibang lahi pag kayo ay napapalaman at namamangha sa inyo? Pag nalaman ko, nandiyan si Bebeng Gallego, nandiyan si Ron Cano. Meron ba silang sinasabi si Efren, mga kapatid si yata tayo? Na diridehado yan. May ganun ba? May ganun kasi kuya, ganito. Merong pagdating na may mga, di ba, may mga German team tayo. May mga England team sa ngayon. Yung mga magagaling ngayon, yung mga European. Tapos may mga Taiwanese. So, kung anong iniisip namin na mabigat sila, yun din ang iniisip nila na mabigat kami. Kumbaga sa ano, mag-ingat tayo dito sa ganito dahil magaling yan. So ako, iniisip ko, tapos depende sa akin ni Ronnie, magaling din yan. Halimbawa, hindi ko kailan yung player, sasabihin ni Jano, na-meet ko yun sa ano, may tira yan, kaya mag-ingat ka. Ganon din ang sinasabi dun sa kabila. Ganon din. So ibig sabihin, lahat ng maglalaban-laban ito, nakahanda talaga? Nakahanda talaga. Kasi nag-aagawan dito sa title eh. So kaya sinasabi ni Maestro Efren, yung magician, pag every time na mananalo siya, lagi sinasabi eh, I'm just very lucky. I'm just very lucky. Hindi naman mawawala yung champion. Very humble siya, very humble. So ibig sabihin nun, sa kaisipan ni Efren, alam niya lahat pwedeng manalo, no? Oo. Siya lang talaga nabigyan ng swerte na champion para sa kanya. Para sa kanya. Kasi nung buwat nung nag-world champion siya sa ano, sa Cardiff Wells. Umpisahan niya 1999. Sumunod noon, ano na, nakapila na lahat ang nanalo. Hindi niya nakuha 'yun hanggang ngayon. Gaya nga nung last year na sabi nga ni Bebeng sa akin, 'di ba may nangyari mo ano sa Japan? Tsunami sa Pokusami. So yung time na 'yon, hindi para sa akin. Para sa binigay. Alam mo ba kung premyo lang kuya? Ito. Kuya Rico. So, actually, may defining term. Alam mo ba kung naging premyo ni Bebeng tungkol doon eh? Lahat na nakuha niyang premyo dito nung last year, i-donate niya doon sa Fukushima. So mayroon talagang purpose? Wala siyang kinuha kahit isang pusing. Kaya lahat ng mga kalaban, sa top 16 pala, pinipigil na yung kamay. Kasi kung talagang siya mananalo kasi tira sa 9 pool. Patalo na kuya eh. Sumargo yung si Tukaw, yung chewin niya. Si Tukaw. Dapat talo na yung hapon. Nakuha ng hapon yung 9. Tapos nakalaban niya na naman yung England na si Mark Trey. Yun, bago siya. Si Mark Trey. Bago yan huli. Siya ang final eh. Ang ganda ng laro. Apat na kalaban niya. Apat na kalaban niya. Patalo na siya doon. Yung Mark Trey, decision. Break. Pag break ng ganun, huminto na yung puti daw eh. May dumating na bola, hinampas yung bola yung Manu, scratch. Si free ball, bola na, naubos nung ako, nanalo naman siya. Hanggang sa umabot sa final ito. At saka sila ang nakarami. Dahil doon ako naka-base, ang dami kong champion. Tulad nung 2009 Japan Open, alam niyo yung kasali kuya, 400 katao, ako nag-champion. Ano yan? Taon-taon? Japan Open, taon-taon. Ikaw, itong ina, ilang beses ka nang napalaban to? Kuya, itong Japan Open, June 2-3, ito lang, itong buwan, ang nag-champion si Warren Kiyampo. Oh, si Warren. Nandung kami ni... Napalaban ka ba rin, Jano? Ang nag-champion si Warren Kiyampo. Ang nag-second, ako, natalo ako sa hapon. Third ako. Third si Carlo Biado. Si Carlo. Talo kami third. Ang top ay si Lining, si Banban, Cortesa at ito. Cortesa. Nakuha nga namin top 16. Biro mo, pitong Pilipino dun sa top 16. Sa top 8 lang, pitong Pilipino. Ito na, sa top 8. Pero yun din, ano, hindi naman sa... Pagpasensyaan mo ako, no, dahil hindi ka pa kasing ganong popular kung mga nila Ronnie at saka nila Bebe. Hindi, no? Pero ito, maagaw ko lang konti. Champion na rin siya sa Guinness. Nag-champion ito sa Guinness World, sa Jakarta. Dahil yung Guinness World Series. World Series. 2000. Sino nakalaban mo ito? Indonesia. Pero before, top 4, si Appleton at si Yan nakalaban niya. Mabigat din. Para din sa kanya yun. Nandun din kami sa Jakarta eh. Yeah. Ang champion siya. Ang punto ko, kasi pag sinabi nating April Bata, pag sinabi nating Django Bustamante, sinabi nating Ronnie Alcano,
Iyon yung mga dekalibre na world. Siyempre. World, ano, world title. Nakakuha ng title. Nakakuha talaga. Oo. Si Pagulayan. Pagulayan. Oo. Si Gangster Julio. Si Julio. Si Kabebeng, malapit na doon. Na-upload kita nun sa Artif nun. Malapit na kasi 45 na siya. 45 na siya. Yun na mabigat. Malay natin, kaya na sabihan ng Bisaya. Kaya na namangin. Napakabalan natin kung mag-champion siya ngayon. Hindi... Alam mo kung bakit, kuya? Wala namang mga wala sa akin. Talagang totoo eh. Nag-champion si April 45. So hindi ako nakawala ng pag-asa. Si Jago, nag-champion noong 2010. Ang edad eh 47. Sabi nga eh, nasa paniniwala. Nasa paniniwala ng tao yan, ano? Eh, kung siya eh, numerologist, tumitingin talaga doon sa mga bilang. Oo, oo. Pagbigyan natin. Yan, kabalikan na rin ko. Marami tayong natutulong. Marami tayong natutulong. Akala ko kung bilya, sasalbo ko lang. Pero ito kuya, ibahin ko uli, ibahin ko ah. Maaring 45 ang edad ko. Yung paglalaro ko sa bilya, 30. Oo, naniniwala. Yung naman ang hindi nyo alam. Naniniwala ako ito. Yung paglalaro ko, bata. Ang edad ko lang ang... ano, mahaba. Sinabi ng bata, yung hawak talaga, yung pulso. Kasi experience. Yung tibata, experience, hindi naman ako pasmado. Wala naman akong sakit na para... Parang siguro yung bisyo, no? Ating bisyo. May bisyo, pero wala akong... Nagsisigarilyo ako. Pagka kaya ko itigil, ititigil ko. Pero ito ang magandang tanong. Ano nakikita niyo, ano, kinabukasan ng Philippine Billiard sa kapanahonan ngayon? Meron bang pangat? Nasa tama direction ba tayo? Sa Pilipinas, maraming kabataan na talagang pagaling. So kaya, marami tayong reserva? Marami yung reserva. Hindi. Kulang lang. Kulang po tayo sa suporta. Suporta na po. Sa sport. Yan ang magandang tanong, di ba? Kasi marami akong naririnig ka Rico na ganun nga. Maraming magaling, pero hindi nabibigyan ng tamang support na nagaling sa ating gobyerno. Yan, ibang lugar. Kwento sa akin ni Bebeng. Bata pala sinusuportahan ng gobyerno. Pero sa kabilang banda, no, marami ding mga pag-aaral no, na kaya doon nagiging mahuhusay, lalo na yung mga nagagaling sa classroom. Mahihirap, tsaka yung din pag-aaral. Ito mga ni Manny Pacquiao, meron ng mga scientifico na pinag-aaral si Manny Pacquiao ngayon. Kung bakit siya naging ganyan katindi. Si Dennis Orgulio, namimingwit lang yan. O yun, parang ganyan. Sa Surigao. Sa Surigao. Yung mga pinanggalingan. Naiisip ng isda para ibenta. Ngayon, world champion sa hirap. Kaya, minsan nasasabi ko, ang diamante, ano ba kaibahan ng diamante sa bato? Parehas na bato yan, di ba? Ang kaibahan lang ng diamante, siya talaga yung pressure na pressure na sa kaila ilaliman talaga. Kaya namining-ning. Yung bato na isa, ordinaryo lang, nakatalot lang sa kalsada, ganyan. Walang ganong ano, walang ganong halaga. Unlike yung isa na pinipressure. Habang kinatiyak po, kumilipin na. Metas, diina mo sa kaila, ilalimang ganyan, nagiging presyo siya. So ganyan din siguro yung mga buhay ng mga malalaro natin. Ano? Nagdaan sila doon sa hirap, hanggang sa yung pangarap nila na maiahon yung pamilya nila. Pag tinanong mo sila, lagi nila sinasabi, kasi gusto kong maiahon yung pamilya ko sa kahirapan. Ano? Parang din tayo sa OFW. Ba't ba tayo dito pabalikat na gym? Yun ang dapat itanong niya, ano kay kuya. Bakit? At ano ba gusto mong isagot ko? Showbiz o yung totoo? Abay, pareho. Pwede showbiz, pwede totoo. Abay, kaya ako nandito tulad din ni Caroni, di ba? Dahil sa kapanahonan na yun, na wala na rin kapagkasahan sa bansa natin, kailangan mabuhay. So, I need to go out. Kasi kailangan paparoon sa pamilya. Tama. So, ibig sabihin, yung inspirasyon natin, na maitawin natin sa gutom yes. Yung ating pamilya, magbigyan natin ng marangal. Mga nagkinawasan yung mga bata. Iyan ang nagbibigay sa atin ng kaibahan tulad sa ibang mga players, ibang bansa na pinanganak na meron na sila ng pagkain sa harapan nila. Kaya nga, swerte yung mga anak ni Manny, di ba? Oo. Ang kagandaan lang sa kanila, di ba? Nagagawa nila yung gusto nila, kumikita sila. Hindi mo malagay, di ba? Gusto nila, nagagawa nila. So, nag-enjoy tayo dito, no? Wala si Efren, wala si Django, hindi, wala pwede si Django. Pwede kayong mag-set uli ng araw. Oo, pero... pagka magsama-sama na. Ano ba ang masasabi naman nyo kila Efren, kila Django, kila ano sila? Ba'y handa din tulad ninyo? Pareho lang. Parehas lang. Lalo na yun, talagang... yung experience ng dalawa. So, talagang sagad na. Subok na. So, ito, tanungin ko isa-isa. Paano paghahanda ang ginawa mo ngayon, Ben? Ngayon taon na... Akondisyon ng katawan, tapos eh, bawal muna magpuyat pagka ano, may laro.
Kasi hindi naman tupada itong tournament, talagang world na dito eh. Oo, pinag-usapan dito. Matibay na. Hindi tupada. Kaya lalo na bukas, ang kalaban ko matibay. Si Tony Drago, Tornado. Wow, sa Malta. Tika Malta yun, ano? Malta. Mabilis yun. Mabilis yun. Tumirin. So, kino-condition mo yung pagkano mo. Ikaw, Jano, anong paghahanda ginagawa mo? Sa akin, ganun din sa kanya, parang sa araw-araw, practice. Ganun. Practice. At saka yung mental game, ano man. Eh, si Karani, hindi ko natatanoy kung anong paghahanda ginagawa niya. Ako, alam ko. Oh. Ano-ano mo? Alam ko, paghahanda niya. Sige nga. Secret ba, secret? Kilawing. Balbakwa. Ako, nakakain ako ng balbakwa. Malay mo, kumapit yung swerte. Ayun na. Okay.